Hi guys! Welcome to Jill in Can! Another day, another vlog! Okay, for today's video, today is a special day here in Canada because in downtown and we get to stay and no one will get hungry easily like Sarah Aya and then they have to express it. Amen! What? Hi guys! Bakit kulang ng isa? What? It's Bianca. Okay. So today we are going to downtown Edmonton. Yay! Okay, so ngayon guys ay special holiday, stat holiday dito sa Canada at today is family day in Canada. So ang Canada ay sineselebrate nila itong one special day for families at yung mga pupuntahan namin ngayon ay hindi iba. Lahat ng pupuntahan namin, mga free entrance lang sila guys. So, maraming mga free ngayon. Kaya, for sure, mahahaba yung pila at kaya dapat ready kami. So, may mga baon naman sila sa backpack nila. Hopefully, nagbaon kayo guys. Meron din kaming mga ibang ka-church na nagpunta na din doon. Meron kaming gustong puntahan, Royal Albert Museum. Pero kailangan kasi magpa-book ng ticket doon kahit free lang siya. So maganda doon guys. However, fully booked na siya. At pwede rin mag-walk-in kaya lang ang haba na ng pila. So nag-back out na sila doon, yung ka-church namin. At nagpunta na lang sila sa iba. So kami meron din kaming pupuntahan na iba pang pwede. Yan, sa Citadel Theater, merong musical kami papanoorin doon guys. At abangan natin, tignan natin kung ano yung mga iba pa namin makikita doon na mga magaganap dito ngayong Family Day. Okay, see you later! National statutory holiday in Canada. So, hindi lahat ng provinces sa Canada ay nagse-celebrate ng Family Day. Although, meron silang same or similar kind na ganyan, pero hindi nila tinatawag na Family Day. So, ano-ano ba yung mga provinces na nagse-celebrate ng Family Day? Today ay New Brunswick. New Brunswick, Ontario, British Columbia, Saskatchewan, Alberta at Manitoba. So merong 6 provinces na nagse-celebrate today ng Family Day in Canada. So masaya yung mga nasa mga provinces na to kasi walang pasok. Tapos yung sa work ko guys, may mga ka-work ako, so dalawa sila doon. Pumasok sila ngayon at yun pala ay may 1.5 increase yun. So malaking bagay din yun guys, no? Kaya meron din akong isang holiday na gagawin. So, coming soon. Pero matagal pa yon. By March. Yan. So, eton tayo. Biyahe muna tayo papuntang downtown. Ilang minutes ang biyahe natin? We have now 12 minutes to go there. Yan. Okay, so, are you excited? Yes! I'm excited! Are you excited? Yes! Thank you Canada dahil nandito na si Celestia to celebrate with us. Kumpleto kami sa first Family Day namin. Happy! Celestia's happy! Happy! Yay! Excited! So mamaya walang papakarga. Stroller! Few moments later. And here in downtown, approaching downtown Edmonton.
parking. So, kung hindi free parking yan, $5 per hour. Saturday, $2 per hour. Hindi daw si Celestia. Kaya mayroong gloves and beanie. So, we're going to the Citadel Theater. Downtown, nakakita na naman sila ng building. Once sinablow mo, nakakita ng building. Ito na nga guys, excited na kami at paakyat na kami sa Citadel Theater at ang panonoodin namin ngayon ay ang Cinderella performed by the Alberta Musical Theater Company. So apat lang sila pero lahat ng characters ng Cinderella that we know ay ipe-perform nila in a modern version. Okay, so nagulat na lang kami pag akyat namin ay nasa hallway lang ang upuan namin at nandoon lang ang performance nila. So dahil ito nga ay free at pahiram lang na, ng Citadel Theater para sa mga performers at sa government of Alberta ay dito kami pupuesto. Ito na nga nag-explain si Kuya na marami daw tao so meron pa naman daw ibang activities at meron pang 3 PM time slot para pwede nilang balikan mamaya. I just want to let you know there is a second show of this production happening at 3 o'clock today. So if you don't have a seat and would like to see the show, I might suggest that you look to coming back. Yes, my dad used to say, rhythm is time. Time won't stand still and neither should we. Guys, natapos na nga ang performance ng Alberta Musical Theater at napakaganda, nag-enjoy talaga sila from 12 to 1 ng show at natapos nila yan guys. So tingin tayo dito sa loob ng Citadel Theater, ang ganda ng design niya at napaka-airy and spacious niya at ang ganda talaga guys. So na may touch of nature pa sa loob. At yan, thank you dito dahil sa experience namin, nakapasok kami ng Citadel Theater. So, punta naman tayo sa labas at tingnan natin ang next activity dito sa Churchill Square. Ito yata yung Lego Adventure. Where are they?
Get the one price. It's not free. At dahil hapon na nga guys, ay nagtry kami pumila dito sa Royal Alberta Museum at nakapasok naman kami. Sayang din kasi yung free ticket for today dahil $21 per 18 years old above. No? So ang free lang dito ay yung 5 years old below. So maganda naman siya guys, pero dahil pagod at gutom na si Celestia ay hindi na namin naakyat yung second floor, hindi na namin nakita. At eto nga ay palagi na siya nagpapakarga, kaya dito lang tinignan namin. Nag-enjoy naman kami guys. To the car because the baby girl wants to drink milk in the car. Iba pang activities guys, pero gutom at pagod na rin yung ibang kids at si Celestia nagpapakarga na din, kaya ito, malis na kami doon. Tulog. Celestia. Okay. So, malis na kami doon. Naghahanap kami ng mga kainan sa McDonald's na lang. Malapit sa amin. Bahay. Ito nga rin pala yung first time driving in downtown, my love. Kamusta naman driving in downtown, my love? Okay naman. Sa freeways. Tsaka holiday ngayon. Oh, look at the river! It's ice! Pinahiga ko kasi yung ano niya eh. Hi, where's Sophia? And the baby. Yes, busog ako, guys. Yan, sa pag-gising ni Celestia. Hi Celestia, you're awake in the car. Are you playing chess? Yeah. Chess is used. I'm late. It's a tie. What do you mean? Sino kalaban mo, Calixto? Online. No? Chess.com? Yes. Ape, sobrang liwanag. Haggard at pagod na tayo guys, pero hindi pa tayo tapos. May pupuntahan pa tayo dito sa Millwoods Recreation Center. Sleeping Beauty. Ang mga recreation centers during family day ay may free din for families. Especially yung mga swimming pool nila dito, kaya lang hindi kami ready kasi hindi namin alam na may mga indoor pools pala dito na malapit lang sa amin. So nagpa-tour na lang kami guys. Ito siya. And then you put your pin, and then I'll open again. If you guys ever need assistance with that, we can always help you again. We have 4 mini gyms. We have this little, they're almost like little tiny rooms that you go in and you can play. The sports that you can play here are pickleball, racquetball, squash, and volleyball. We do not do, you can play soccer in there, but you have to bring your own equipment. And we do not do basketball. Yung wave pool pala dito guys ay palaging nag... We wave siya every hour. Hindi katulad sa Philippines, pag konti lang yung tao ay hindi na i-wave. So kahit isa ka lang, kung naka-oras yon ay wave pa din siya. Wow. And that will be for the whole month. They can use anything. And then around the gym by a personal instructor. And the personal instructor will show your kids how to use each machine so that they feel safe. And they don't hurt themselves. If your kids are above 16, they're more than willing to come here without anything. They just need a wristband. And the 12 to 5 no fee for above 16? No, they just need the wristband.
No youth in action. Okay. Yeah. But they need the wristband. Yes, the wristband. And because it's really convenient, a lot of people live around here, so coaches just pick these areas to go skiing or skating. But those are our tools. You can access them from downstairs as well. Mm. So instead of taking a left towards the swimming area, you guys would just take a right to go to the hallway. You have to register. Yes. Yeah. You got to register. Yeah. A few moments later. Guys, so time to go home at ang dami naming nagawa from the Edmonton downtown activity na meron doon sa paghahanap ng kakainan at sa pagpunta sa WP Wagner School, sa J. Percy Page at sa Millwoods Recreation Center ay na-tour kami at nabigyan ng mga idea kung paano yung mga pagpunta doon. So maganda yung parang $2 per visit pwede na sa isang parang youth age. Pwede nang magpunta doon. Any facilities pwedeng gamitin from 1 to 5pm. No, tama ba? Yun. So tapos meron din, dahil family of 7 kami, meron din silang annual fee or membership para doon. So parang mas or pass. So parang mas mura yun siya. Tapos meron pang pwedeng mga yung pang party room or function hall, tas katabi ng play area, yung swimming pool, yung may wave pool. So nakita naman ninyo guys. At may iba-iba pa silang mga ibang mga activities na pwede sa mga youth, sa mga bata, sa adult, at sa buong family. Yun guys. So sinasabi nung nag-tour sa amin na hindi masyadong maganda dyan kasi luma, maliit, ganyan, tapos hindi masyadong safe. Pero kasi ito yung closest sa bahay namin, tsaka bilang newcomer, hindi naman namin kailangan ng sobrang maganda. Dahil parang yun lang okay na, no, na merong malapit. Tapos, ang ganda ng wave pool niya, may mahabang slide, tapos yung jeep, okay na yun. So, hindi pa namin nakita yung isa na sinasabi yung Meadows, kaya lang kasi mas malayo sa amin yun. Tapos yung recreation center na to ay katabi lang ng school, ng high school namin, ng high school kids namin. So kung gusto nila doong after school pumunta, pwede. $2 lang. Yun. So kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming channel, please consider subscribing and please like and share this video. At kung meron kayong comments and suggestions kung saan yung mga magandang events or mga gandang puntahan dito. Alam naman natin, Canada is the place for families. So talagang you will spend more time with your family, although kailangan pa rin nating mag-work. Kaya yung mga tao dito ay work. Syempre para sa family nila, nag-work sila, no? Yan. Work. Yes! What are you saying? Yan, gising na siya ngayon. Yun guys! So, until my next vlog, see you! Bye! So, how's your family day? Good. How's McDonald's? Are you happy with your first family day? Yes. That was our first. It's a family day in Canada.